Mahigit 4,000 na ang mga tinamaan ng dengue sa Metro Manila mula pumasok ang 2022. Mahigit 400 sa bilang na yan na itala sa Valenzuela, kung saan nagsagawa kanina ng cleanup drive at namigay ng OV track. Nakatutok si Leigh Alves. Hinanap ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Walis dito, dapot doon. Yan ang sabay-sabay na cleanup drive kontra dengue ng mga barangay sa Valenzuela City kaninang umaga. Pwedeng pamugaran ng mga dengue mosquitoes ang mga timba at container na naipunan ng tubig, pati mga gulong, lona, kanal at iba pang mga kalat sa labas. Sa bakurang ito, may maliit na container na meron ng kiti-kiti. Hindi raw ito agad nakita ng residente na ang mga anak magkasunod daw na nagka-dengue noon. Lagi po kaming naglalagay ng lotion. Kung walang lotion, katulpo. Kailangan lang laging malinis, linisin yung mga sulok-sulok. Namigay din ang mga OV trap sa ilang kabahayan kanina. Ito yung maliit na itim na container na may piraso ng lawanit at nilalagyan ng tubig at larvicide solution na kaya raw makapatay ng itlog ng lamok. Pwede rin kayong gumawa niyan. Kumuha lang ng container at pintahan ng itim at lagyan ng piraso ng lawanit. Mainam din daw na magpaturo sa inyong health center. Paalala lang ng Department of Health. Hindi yung OV trap yung solusyon para doon. Yung search and destroy pa rin. Kasi remember, yung OV trap, isang maliit na lalagyan. Kung meron ka mga gulong na luma, mga lalagyan sa paligid, doon pa rin mamumugad yung lamok. Ngayong inaasahang tataas pa ang mga kaso dahil tag-ulan, pinaiigting na ng DOH ang 4S strategy laban sa dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, secure self-protection, seek early consultation, at support fogging and spraying. Mula May 8 to June 4, 14 sa 17 rehiyon kabilang ang Metro Manila ang lumampas na raw sa alert at epidemic thresholds ayon sa DOH. Ibig sabihin, ang mga kaso ay higit na sa inaasahan sa rehiyon. Sa NCR, 4,491 ang reported cases mula January 1 hanggang June 22. 7% itong mas mataas sa parehong panahon ng 2021. Karamihan ay mula sa 5 to 9-year-old age group. We already know which local government units ang medyo mataas po, no? So, ang Valenzuela is one, Malabon, and yun yung sa top two. But hindi siya marked difference with the other LGUs. The reason why we are here is because Valenzuela really committed to highlighting its efforts against dengue. Sa Valenzuela, 454 ang reported cases, 8.8% ang itinaas, isa ang namatay. Nakakalabas na sila, kaya napupuntahan na sila ng mga vectors doon sa mga lugar na hindi dati nila napupuntahan. No? Pero under control naman ito. Sa Cebu City, patuloy na tumataas ang dengue cases. 1,254 na ang reported cases, 16 ang namatay. Inaasahan daw na dadami pa ang mga kaso dahil sa mga naipong tubig mula sa nagdaang bagyo. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.